Ayun. Alright, mga padi. So ngayon, mga padi, may papakita lang kami sa inyo, ano, mga padi. Ito. Ano tayo dito? Diba nakasanayan nyo? Puro Lancer tayo, mga padi. So ngayon, ito ngayon, meron tayong ito, Mirage na G4. 2013 model. Ayan, yung hatch. Ayan, yung hatch siya, mga padi. No? Ayan. So, ang basically, ang ginawa lang naman namin po dito is aircon cleaning or yung tinatawag natin na aircon reprocess. Mas detalyado kasi yung aircon reprocess na ginagawa natin compared dun sa mga conventional na aircon cleaning na usually na nakikita ninyo o na-experience ninyo sa ibang shop. So, alam niyo mo, pag sinabi natin aircon reprocess, mga padi, bukod sa binabaklas natin yung evaporator, binabaklas din natin yung mga aircon line, tapos yung ating condenser, binababa natin yung mga padi, para talagang ma-flashing natin, no? Sa pag-flashing natin, hindi lang yun basta flashing, may ginagamit tayong chemical na pang-flash nitong aircon line natin para ma-sure natin na malinis yung linya at walang mga tiratirang dumi galing doon sa lumang system niya. So ngayon, discuss ko lang konti. Ito pumunta ito sa atin, no? Nagpa-schedule ito sa atin, yung owner. Kasi yung kanyang, itong kanyang sasakyan is hilaw na yung lamig. So alam niyo naman kapag hilaw yung lamig, siguro. So hindi kasi namin nabasahan kanina na bago gawin, no? So parang more or less, mga nasa 15 degrees, pataas na lang yung ano niya, yung nilalamig niya. Kasi kanina may dumating dito na Mirage din na sedan, no? 2017 model, nagpa-cleaning na siya sa iba, nagpalitan siya ng condenser, pero yung lamig ng auto niya is 17 degrees, no? So ito kanina, so most likely parang ganun din. So yeah, kung nakita niyo naman sa post namin ngayon, nag-post na kami nung mga piyesa nito, binaklas natin yung dashboard. Ito kasi sa modelo po na to, binabaklas natin yung dashboard, no? Yan, binabaklas natin yung dashboard para makuha natin yung evaporator. Yan, so ito, nabuo na natin. Ngayon, pasok tayo doon sa loob para makita ninyo kung gaano siya kalamig niya, mga padi. Tara! Yan, alright. Lamig talaga, mga padi. So, ayan, mga padi. Dito tayo ngayon sa loob ng sasakyan. Yan. So ito, napaandar na namin, nakargahan na namin ng refrigerant or ng Freon, and napa-circulate na namin yung refrigerant sa buong system. And nagkarga na rin kami ng standard amount ng compressor oil. Hindi pwedeng marami ang compressor oil, mga padi. Pag over lagay kayo ng compressor oil, hindi po lalamig yung aircon system natin, and eventually pwedeng maka-apekto yon sa performance ng compressor, pwede makasira din sa compressor. Para yung isang sinasabi ko sa inyo, yung customer namin kanina na sobra-sobra yung compressor oil niya sa system, ayun, nag-loose compression na yung kanyang compressor. Ayan, mga padi. So tingnan ninyo, mga padi. Wait. Ayan, focus natin. Ay, namatay. On lang natin, mga padi. Ayan, tingnan nyo yung lamig niya, mga padi, oh. 4.3 degree. Umaabot pa ng 3.9 yan pag ni-rev natin, no? Pero yan po, on idle po yan, on idle. Pero mga padi, sasabihin nyo, alam ko sasabihin niyo, nakasagad kasi yung thermostat. Opo, nakasagad po yung thermostat niyan. Sinagad natin. Tapos naka number 2 yung fan. No, sinagad natin para ipakita po namin sa inyo kung ano yung potential na lamig na kayang ibigay ng kanyang aircon system after nung aircon reprocess natin na procedure. Yan, so it's up to the owner na lang na i-adjust yung kanyang thermostat setting kung saan siya komportable at kung saan siya hindi lalamigin. And pero dito sa sagad yung thermostat na to, mag-automatic pa rin yung ating compressor, no? Nakakapagpahinga pa rin siya. So yun ang kagandahan dito sa ano na to. Kahit sagad yung kanyang thermostat, pag na-reach niya yung temperature na nakaset dito, automatic pa rin yung ating compressor. Yun. Ayan. So yun lang naman, mga padi, ano? Yun lang naman, mga padi. Pinakita ko lang sa inyo yung napakaganda ng ano, performance na pinakita nitong ating Mirage G4. Maganda yung resulta ng ating aircon reprocess. So yun lang, mga padi. So kung gusto niyo po ninyo magpa-check na inyong mga aircon system, free check-up naman po tayo. Punta lang kayo dito sa shop, magpapa-check-up kayo, free check-up and estimate po tayo. Alright? So yun lang, mga padi. PM na lang po kayo sa page namin if gusto niyo po magpa-schedule. Salamat po, mga padi.